Usap-usapan ngayon ang tampuhan ng dating magkaibigan na young stars na sina Francine Diaz at Jada Avanzado. Paano nagtapos ang kanilang magandang samahan? At ano ang mga detalye ng kontrobersyal na hindi pagkakaunawaan nila? The Philippine Showbiz List presents, Bakit Friendship Over Na? Sina Francine Diaz at Jada Avanzado. How Their Friendship Started. Sina Francine at Jada ay unang nagkakilala habang nagsushooting para sa ABS-CBN station ID noong 2018. Maaaring hindi pa alam ng ilang fans, ngunit nagsimula ang pagkakaibigan ni Jada at Francine nang bigla silang magkasabay sa isang flight mula sa San Francisco, USA noong 2019. Habang nag-uusap sila at nagpapatawa sa isa't isa sa buong 13-hour trip, doon na-realize ni Jada na isang mabuting tao si Francine. Noong panahon ng pandemya kung saan mahigpit na sinusunod ang physical distancing, itinuturing nilang isa't isa bilang soul sisters na mas nagpalalim pa sa kanilang ugnayan. Marahil yun talaga ang tunay na pagsubok ng pagkakaibigan para sa dalawang young stars. Isa pang bagay na nagbigay daan sa kanilang fans at followers upang masaksihan ang samahan ni Jada at Francine ay ang kanilang professional collaboration. Nag-debut bilang direktor si Jada para sa kanyang music video na MU o Malabong Usapan kung saan tampok ang kanyang BFF na si Francine. Tila angkop lamang lalo na't inihayag ni Jada na ang inspirasyon para sa kanta ay na-conceptualize mula sa usual girl talk sa pagitan nila ni Francine. Sa kanilang tagumpay sa music collab, nagdulot ng kasiyahan sa isa't isa at sa kanilang mga taga-suporta na matagal nang umaasang magkasama sila magkatrabaho, ipinahayag din ni Francine kung paano niya nais na mas marami pang collaborative work ang ibibigay sa kanila ng kanyang BFF na si Jada. Sa isang interview kay Jada sa morning talk show na Magandang Buhay, inihayag niya kanyang labis na pagmamahal at pasasalamat kay Francine dahil naging isa itong tunay na kaibigan sa kanya at parating na sa tabi niya ito at hindi siya iniiwan. Sister-like friendship. Sina Jada at Francine ay tunay na isang iconic duo. Bagamat karaniwang nakikita ang mag-BFF na nagbabonding sa mga corny na jokes at sa bawang hangouts, nagbabahagi pa rin sila ng ilan nilang sweet moments. Tulad na lang sa YouTube vlog ni Luis Manzano na may title na Luis Listens to Francine Diaz noong June 2022, ipinahayag ni Francine ang kanyang paghanga sa kanyang kaibigang si Jada. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang kanilang ugnayan, ay ibinahagi niya na ang turing niya rito ay isang kapatid na babae. Saad niya na naging magkaibigan daw sila ni Jada dahil meron silang parehong pinagdaanan hanggang sa tumagal na nga ito at hindi nila namalayan na nakakomfort na nila ang isa't isa. At doon na nga nakahanap sila ng parang kapatid sa katauhan ng bawat isa. Dagdag na paliwanag pa ni Francine na kapag nagkakamali ang isa, ay hindi sila natatakot na sabihin ito agad at karaniwan nilang gustong magbigay ng payo sa isa't isa. Doon din daw nila nasabi sa kanilang sarili na totoong tao sila na handang itama ang mali. Isa rin ito sa mga nagkokonekta sa kanilang pagkakaibigan. Dagdag pa ni Francine na gumagaan ang kanyang loob kay Jada dahil nakahanap siya ng isang ate sa katauhan nito. Sina Jada at Francine ay hindi tumitigil sa pag-motivate sa isa't isa. Isa sa magandang halimbawa nito ang touching video message ni Francine para kay Jada sa isa nitong guesting. Saad niya sa video na sobrang maalaga at nakakatuwa itong kasama na kahit isang araw lang niya itong makabanding ay sobrang saya na niya. Kapag alam daw ni Jada na mayroon siyang pinagdaraanan o malungkot siya, ay talagang gumagawa ito ng paraan upang gumaan ang pakiramdam niya. Noon namang si Jada ang may pinagdaanan, ay to the rescue naman si Francine. Noong sumailalim siya sa wisdom tooth removal surgery, ay kinailangan niyang tawagan si Francine kahit sa ilalim ng impluensya ng malakas na anesthesia. Ang buong conversation nila over the phone ay isang whole mood mula sa biglang pag-iyak ni Jada sa kagandahan ni Francine hanggang sa pagbibiro ni Francine sa sabaw moment na kaibigan. Sinulit naman nila noon ang kanilang Holy Week break sa pamamagitan ng pagdaraos ng at-home dinner date at hindi kompleto ang BFF reunion kung wala ang paborito nilang meal na pancit canton at sunny side up egg. Matapos makita ang kanilang adorable bond sa ilang vlogs ni Jada at sa music video ng MU, nagkaroon naman ng pagkakataon si Francine na i-feature si Jada noon sa kanyang relaunch na YouTube channel. Bilang isa sa mga special guests sa intimate 18th birthday celebration ni Jada noong 2021, sinamantala ni Francine ang pagkakataon na makasama siya sa kanyang vlog.
Pagkatapos ng party, masigasig nilang tinanggap ang sikat na who's most likely to challenge, kung saan ipapahayag nila kung sino sa kanila ang marahil na nasa tiyang na sitwasyon o ang pinakamabuting ilarawan ng bawat item. Bagamat pareho silang mahilig na manood ng mga romantic movies at ipahiya kanilang sarili sa harap ng kanilang secret crush, wala sa kanila ang mas lamang na mag-e-excel sa math, maging drama queen, laging masaya o pagsabayin ang dalawang lalaki bilang kanilang boyfriends. Samantala, pagdating sa pagiging isang choir, biniro ni Jaden na si Francine yon dahil siya talaga nagturo sa kanya na kumanta. Sinakyan lang ni Francine ang biro ng kanyang bestie sa pagsasabing sa pagitan nilang dalawa, ito ang pinakamatagal na makakapigil sa kanyang hininga dahil siya ay isang professional singer. Pagdating naman sa kung sino ang malamang pupunta sa concert ni Justin Bieber, magbigay ng pera sa charity, makakita ng multo, makatulog sa klase at manalo ng Olympic medal, pareho silang sumang-ayon na tiyak na si Francine yon. Bago naman ang debut party ni Jaden noong 2021, ay nagkaroon sila ng pajama-themed pictorial sa Okada, Manila. Natulog pa sila sa iisang hotel room pagkatapos ng event at nag-bonding sa one-on-one after party habang nag-chill sa jacuzzi at ginagawa ang kanilang skincare routines. Noong namang January 2022, inihayag ni Francine ang appreciation niya kay Jada sa pamamagitan ng isang heartfelt post. Ito ay matapos mag-post ni Jada ng isang heartfelt Instagram story na inilaan kay Francine. Sa IG story, nag-post siya ng larawan nila ni Francine. Sa caption nito, ipinaalala niya sa kaibigan na marami ang nagmamahal dito. Caption niya, "Remember that you are loved by many, including me at Francine Diaz." Inirepost naman ito ni Francine at nilagyan ng caption na, "I love you." Sa isang mahabang Instagram post, binati naman ni Jada si Francine para sa 18th birthday nito at ipinaalala rito na deserve nito ang lahat ng happiness sa buhay. Rift between Jada and Francine. Sila Jada at Francine ay dating sobrang magkalapit. Ngunit maraming bagay ang nagbago na nakaapekto sa kanilang pagkakaibigan. Kasalukuyan silang laman ng usap-usapan online matapos ang mga aligasyon ni Jada sa ilang panayam. Ayon sa kanya, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na nagtapos sa kanilang close friendship. Sa isang panayam, ibinahagi ni Jada ang tungkol sa kanilang hindi pagkakaintindihan. Ibinahagi ni Jada ang tungkol sa mga dating issue at friendship niya kay Francine. Sa panayam sa kanya ng talk show host si Christopher Meen, noong April 16, 2024, sinabi ni Jada na matagal na silang hindi nag-uusap ni Francine at ang huling pagkakataon na nag-interact sila ay nang batiin niya ito sa kanyang kaarawan. Tinanong naman siya ni Christy kung totoo bang sa isang party ay nagpakuha siya ng larawan kasama si Andrea Brillantes. Ito daw ba ang dahilan kung bakit nagalit si Francine? Ipinaliwanag ni Jada na totoo na sila ni Andrea ay nagpakuha ng larawan dahil isa sa mga co-host ng party na yon, si Andrea. Dagdag pa ni Jada na importante para sa kanya na nakikisama siya sa lahat ng tao sa showbiz at alam din niya ang pagkakaroon ng mga negatibong komento matapos ang pangyayaring yon. Saad pa ni Jada na dahil sa hindi naman daw siya trinato ni Andrea ng masama o ginawa ng anumang masama ay hindi niya makita ang anumang issue kung sila ay magpapapicture na magkasama. Pagkatapos nito ay binasa ni Christy ang isang komento mula sa isang netizen na nagpapahayag na akala nila ay si Seth Fedelin ang ka-love team ni Francine ang dahilan sa likod ng issue. Muli namang tinanong ni Christy si Jada kung totoo bang naligaw si Seth sa kanya. Sumagot lamang siya ng no comment po. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Christy ang sinabi ng kanyang source. Ayon sa ulat, pagkatapos ng party, diretsahan daw na sinabihan ni Francine si Jaden na si Andrea umano ang nagtangkang sirain ng kanyang buhay at karera, ngunit hindi umano ito ng tagumpay. Pagkatapos ng nasabing panayam, maraming netizens ang nag-akalang ang pagtatapos ng pagkakaibigan ni Jada at Francine ay dahil kay Andrea. Sa gitna ng mga espekulasyon at maingay na usapin, naibigay si Jada ng isang panayam kay Boy Abunda sa kanyang Kapuso talk show. Sa panayam na ito, kanyang ibinahagi ang tungkol sa renewing friendship nila ni Francine. Ibinahagi niya na matapos ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan niya at na kanyang former best friend na kapag-usap sila, ngunit hindi nagpatuloy ang kanilang closeness. Gayunpaman, nananatili silang civil. Saad niya, "Without elaborating so much on all the details, we were able to talk about it at naging maayos naman yung usapan." Hindi siya nagbigay ng tiyak na sagot dito, ngunit ipinahayag niyang iniwan niya ang lahat sa tadhana. Jada defended by Ellen Nympha amid issue with Francine. To the rescue naman ang isa pang close friend ni Jada, ang singer na si Ellen Nympha sa gitna ng issue niya sa kanyang former BFF na si Francine. Ang revelasyon ni Jada ay hindi nagustuhan ng fans at followers ni Francine, kaya naman sa mutsaring pagbabatikos ang natanggap ni Jada na sa umano'y paggamit sa platform ni Christopher Meen upang siraan ang pangalan ni Francine.
Pinagtanggol naman ni Ella ang kanyang kaibigan na si Jada sa gitna ng issue. Sa ex ay binahagi ni Ella ang mga intriguing post. Sinabi niya na madalas ang mga tao ay nagkikwento sa issue nang hindi alam ang tunay na kwento. Sumunod nito ay nag-tweet siya ng famous line na "Time is the ultimate truth teller." Sinagot din niya ang isang netizen na nag-akusa sa kanya na sinusubukan niyang makialam sa issue at nakikisawsaw pa raw ito. Mariin namang itinanggi ni Ella na siya ay nakikisawsaw. Sinabi niya na sinaktan siya ng mga fans ni Francine habang siya naglalabas na kanyang live sa TikTok. Sinabi rin niya na walang dahilan ang mga ito para gawin yun sa kanya. Hiniling din niya na kung maaari ay itigil na ng mga ito ang pagkakalat ng mga fake news dahil mas lalong lumalala ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!